tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi pa paninira, sinasabi ko kulang. Pero may nasabi rin nila kasalanan. Ang isidiya talaga kulang ng tao, kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, you have to have, Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin sinasabi. Hindi mo dala sa istorya yan dito? Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection. Yes. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya niyo. Mr. Chair, if I may. Salamat tayo, Mr. Chair. It's actually the turn of Senator Bato. And let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Yes, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. May Chairman, may I just be clear on this. Yung ano yung lumalabas sa character ko, yung policy ko, yun na yun yung sa yun na yung experience ko, kaya lumalabas sa yung sa utak ko pati bunganga ko. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa droga. Sasabihin ko sa inyo, mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, kahaba-haba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi ng mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa Senator, pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa, anak lang rin ako ng mahirap eh. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You'll be familiar because you're from Mindanao. Dyan kami nakatira sa nagkarindiriya-karindiriya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas nagtrabaho padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako.